Welcome back to our live grand finals of Filipinos Got Talent Season 3. Ito, huling hihirit, pero hindi magpapahuli. In English, our last but definitely not the least na finalist at hindi na lang mabilang ang mga sacrifice na ginawa nila para matupad ang kanilang mga pangarap at may turing na, eto na, tadhana na nila ito, ang pagsali sa Filipinos Got Talent. Correct ka dyan, Lolo Boy. Eh, paano ba naman? Dala-dala lang naman nila ang napakabigat na props. Umaari kila pa ng malalaking jeep at bumabiyahe na mahigit 3 oras pa para maka-audition lang, Lolo Boy. At mas mabigat pa dyan, hindi naging madali ang laban. Dahil yung semifinals, dumaan pa sila sa judges' verdict. Pero dahil sa pinakita nilang world-class at mala Las Vegas performance, binigyan sila ng unanimous decision ng Big 3 and now making their dream a reality, the pride of San Carlos City, ang Synergy. Watch this. Itong gabing ito, pinaghandaan po namin talaga ito. Medyo pressure na po kami. May halong excitement na rin. Yung laban po namin para sa performance ay inaalay po namin kay God, family po namin, at saka sa supporters na rin po ng Synergy. This is it. Wala na talaga atraso. Kahit po marami na lang susugatan, motto po kasi ng Synergy na no pain, no gain. Mami! Mami, ano po ang mensahe niyo sa Synergy? Good evening po sa lahat ng mga televiewers. Good evening din po. Una-una po, nagpapasalamat po ako sa Panginoong May Kapal na nakaabot po sila na, sa Grand Finals po. Go Synergy! Nandito lang po kami sa likod niyo palagi. Good luck and God bless. Thank you very much po. Eto, Lolo Boy, hindi daw talaga maiiwasan na nangyayaring aksidente o pagkakamali ng grupo pagdating sa practice. Pero dahil sa kanilang fighting spirit, sabi nila, the show must go on. At ngayong Grand Finals, there's no turning back. All in na raw sila pagdating sa laban. From Negros Occidental, let's give it up for Synergy! Synergy. World-class performance, Lolo Boy. Grabe naman yun. Pero, Lolo Boy? No, go ahead, Lolo Boy. Ang tanong ko sa inyo, sabi nga nila, ibang klaseng salubong ang ginawa sa inyo ng mga taga-San Carlos. Ano, konting kwento naman. Nung pagdating po namin, sobrang saya po namin kasi hindi namin ina-expect na sasalubungin nila kami ng banda. At saka, yung nakaka-touch po po doon is, umuulan po kasi nung panahon na yon. Tapos, hindi pa rin nila, hindi pa rin sila na